Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa tawfiqan ila amalin bih wa na'udzubika Allahumma minal ilma la yanfa wa anfa'na bima 'allamtana wa dzakkirna ma nasina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Thumma amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, alhamdulillah sa gabing ito ay samahan ako sa pagpapatuloy natin ang patungkol sa kitab ni Muhammad ibn Abdul Wahhab sa kitab Tauhid. At alhamdulillah, halos siguro ilang buwan na ito ano na pinagsama-samahan natin ito, at ngayon ay natapos na tayo doon sa unang aya na nabanggit niya na wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nang ibig sabihin noon ay ang Allah ay hindi niya nilikha ang mga engkanto, ang mga jin, maliban sa siya ay ano, sambahin. Ito ba ay nangangahulugan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pag hindi natin siya sinamba ay may magkukulang sa kanyang kapangyarihan? Wala. Wala. Yun ang dapat nating malaman. Hindi ibig sabihin nun na ang Allah ay nagsabi na ang dahilan kung bakit nilikha ang mga tao ay para sambahin siya, ibig sabihin nangangailangan siya. Hindi siya nangangailangan. Sino ngayon ang nangangailangan? Tayo. Nangangailangan tayo na sambahin ng Allah. Bakit kailangan natin siya sambahin? Yan ngayon ang katanungan. Bakit kailangan natin siya sambahin? Para sa kabutihan. Fahad, Drogelio, para sa kabutihan natin. Very good. Para sa? Patungong paraiso. Makapasok sa paraiso. Ano pa? Tulungan ni Pala. Para? Paraiso. Oh, sim, sawa-sawa, gantimpala, paraiso, para sa ating kabutihan, ano pa? Bakit kailangan natin siya sambahin? Pagdakila sa kanya. Pagdakila sa kanya, kasi sinabi niya, sambahin siya, di ba? Ngayon, bakit? Uminom lang kayo ng kape, natulog na yung sagot ninyo. Para pakita ang pagka-Diyos sa kanya. Para... Ano? Yung iba, sabi nila, para mag... bigay ng tanong ng utang na loob dahil sa mga biyaya na ipinagkaloob sa atin. Pwede rin, pero mga kapatid, hindi ito, yung mga sinabi ninyo kasama yan. Pero ang pinakapunto kung bakit siya kailangan sambahin, kasi tayo ay nangangailangan na sambahin siya dahil siya ay pinupuri at nilulalhati at sinasamba ng lahat ng nandito sa santinakpan. Dito sa buong mundong ito, pinupuri at sinasamba siya. Dalil natin sa Quran, وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّهُ بِحَمْدِهِ. Walang bagay dito sa mundo maliban sa ito ay silang lahat ay pinupuri at nilulalhati ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pag ikaw hindi mo sinamba ang Allah o sumamba ka ng ibang mga nilalang, ibang bagay o maliban sa kanya, ikaw ang tao na kasawi ang pala. Dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom, gaano ka man ka-impluensya, kapangyarihan mo, mayaman o anuman, galing ka sa kahit saan, pero pag hindi mo natuklasan na ang totoong sinasamba, ang tunay na nag-iisang Diyos na sinamba ng lahat ng mga propeta, sinasamba ng lahat ng mga bagay dito sa mundo, ikaw ang kawawa, kasawi ang palad. Dahil hindi mo tunay na nagawa kung ano yung tunay na dapat mong gampanan dito sa mundo. Halimbawa, ang panulat na sinusulat mo ngayon, Abdul Jalil, para saan ito? Sagutin mo. Para sa kalaman, isulat yung mga kalaman, ganyan. Ang purpose nito, isulat. Hindi ba? Okay. Kung ito ay gagawin mong isulat, at ginamit mo siya walang silbi. Ginamit mo siya walang silbi. Ibig sabihin ng walang silbi, hindi mo nagamit na panulat. Nandiyan lang, hindi mo ginagamit, hindi mo napakinabangan.
Nasaan yung layunin ng pagkagawa at pagkalikha sa kanya? Walang kabuluhan. Mafifaida. Sasabihin natin sa mga tao na sumasamba sa mga ibang nilalang mga bagay, mafifaida. Ang oras na iginugol nila dito sa mundo. Allahu Akbar. Anong sinabi ng Allah sa Quran, mga kapatid? Dadako tayo dito. Tapos na natin. Yung pangalawang aya, walakad ba'athna fi kulli ummatin rasula ani abudullaha wajtanibut tagut. Nakuha natin din yung tagut. Katotohanan ay sa bawat henerasyon, kami ay nagtalaga ng mga propeta na ang pag-uutos sa lahat ng mga propetang ito kasama si Hesukristo ay sambahin ng Allah, ang nag-iisang Diyos, at umiwas sa mga anumang mga bagay na tagut. Ano yung tagut na napag-usapan natin dati? Yung mga sumusobra. Sumusobra. Anong sobra? Sobra sa lagpas sa guhit. Very good. Sumusobra at lumagpas sa guhit. Ano ang halimbawa nun, Fahad? Sumusobra na lumagpas sa guhit. Pwede siya maging babae, pwede siya sa lalaki. Nagtaka ako sa sinabi niya. Gusto ko ulitin mo 'yan uli. Pwede maramihan. Marami. Pwede pa sa guhit, pwede siya pang maramihan, pwede pang babae, pwede pang lalaki. Teka lang. May tanong ako na pwede yan ang isagot mo. Pero yung tanong ko kanina, hindi yun ang hindi yun ang nararapat na isagot doon. Kaya nga sinasabi nila Abdul Jahil Jalil. Fahmul sual nisful jawab. Pag naintindihan mo yung sagot, pag naintindihan mo ang tanong, kalahati na ang kasagutan. Doon. Kalahati. Naintindihan nila yung tanong. Ikaw, hindi ko alam kung iniisip mo pa ang Dabaw ngayon. Uy, ano nangyari sa Dabaw ngayon? Cotabato. Cotabato. May blam. Pero sa Dabaw, mayroon daw mangyari na tsunami. Ipasaalan na natin ngayon. Lahat naman ito ay nakatakda ang mangyayari, ang dapat mangyari. At wala tayong karapatan. Ngayon, balikan natin ang patungkol dito. Ang ibig sabihin ng tagut, ano ang halimbawa niya? Abdulaziz. Lumagpas sa guhit. Lumagpas sa guhit. Yung mga sumusobra na mga gawain. Sumusobra na mga gawain. Ano ang halimbawa ng mga sumusobra na mga gawain? Doon natin tunay na mga... Yun ang tanong ko ngayon, mula naintindihan na... Ano, uminom ka lang ng kape, ha? Halimbawa, oh, sige. Alimbawa niya. Sumusobra sa guhit, may kasabihan ng mga Maranao. Baanatan tu sunur adita gumabarasan. Baana manubrah abadi makambauman. Oh. Nini patalog ka, Ustad. Di ko kasabutan ni patalog ka salaka. Ha? Ustad, sa mga pagbida'a? Bida'a? Pwede rin. Kasi lumagpas sila eh. Gumawa sila ng mga taliwas sa pinagturo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang lahat ng bagay na sumobra ay hindi maganda. Pag kumain tayo mamaya na ang sapat lang na pwede nating kainin ay isang khabsa. Pag ginawa mong dalawa, tatlo, Abdul Jalil, hindi ko lang alam ano mararamdaman niya. Pero may nanalo na niya. May hilo ka. Ano yun? X factor. Sa India ata yun, India, itong ganyan daw, naubos. Basta, ito ang kaida sa Islam. Ang lahat ng sobra, hindi maganda. Doon lang tayo sa tama. Ganda nga kung minsan pwede natin ma-implement ano yung sinasabi ng mga nahnu qaumun la naakulu hatta najua wa idha akalna la nashba. Kami ang mga tao na hindi kami kakain hanggat hindi namin naramdaman na nagugutom kami. Tayo busog kumakain pa. At maganda, anong dinugtong niya? At pag kami ay kumain, hindi nagpapabusog. Wallahi mga kapatid, si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa buong buhay niya, nariwaya sa isang hadith na hadithun sahih, hindi kailanman niya nabusog ng sobra. Tama lang ang Propeta sallallahu alaihi wasallam
sa kanyang pagkain. Okay, so lahat ng mga bagay na sumobra, ang mga taong sumasamba ng mga ribulto, ng mga imahe, ng mga ibang nilalang, sumobra sila sa guhit. Diba? Ang mga tao na nagmahal ng sobra pagmamahal ay halos naging sila ay nasamba nila yung bagay o anumang klase na minahal nila kaysa sa Allah. Yun yung mga sumobra sa mga bagay. So ngayon, alhamdulillah tayo mga kapatid, ang isang Muslim, tama lang ang ginagawa niya, anuman ang gawin mo, kainin mo, anuman ang gawin mo, anuman ang sambahin mo, gawain na mabuti, ito ay lahat inaalay natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sa gayon ay makuha natin yung tunay na layunin kung bakit tayo nilikha dito sa mundo, para siya ay sambahin, na ang pagsamba sa Allah ay lahat ng mabuting gawain, lantaran o patago, na ito ay alinsunod sa ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam at nagustuhan ng Allah. Kasi may mga mabubuting gawain na hindi gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng tao na sila ay nagsiselebrate ng birthday ng propeta sallallahu alaihi wasallam, katulad ng mga tao na mayroon tayong 5 times daily prayers, ginagawa nilang 3, katulad ng mga tao ginagawa nilang 7 yung kanilang mga pagsasamba, katulad ng mga tao na marami pang mga ginagawa nila na pandagdag sarili yung Islam, yun ang sinasabing al-ghulu fid din. At ang mga tao nagdagdag sa mga bagay na ginawa ng propeta at kung bakit nasira yung mga naunang mga tauhan noon pa ay dahil sa kanilang pagsusobra sa mga bagay na ginawang sistema o alituntunin, pero sumusobra sila. Dito tayo pupunta sa isang aya. Nakuha na natin yon. Ngayon sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa qawluhu wa qudiya, a'udhu billahi minashaytanir rajim, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ya Rabb, وَقَضَى رَبُّكَ, فَإِنْ, saan ito, وَقَضَى رَبُّكَ, أي أَوْسَى وَأَوْجَبَ عَلَى أَلْسِنَةِ الرَّسُولِ رِسَالَةً أَنْ يَعْبُدُوا وَحْدَهُ دُونَ مَسَوَاهُ. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinag-utos niya, itinalaga niya sa mga salita ng mga propeta, sa pagtuturo nila na walang sasambahin maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal muradu bil qada huna al qada'u syar'i ad-dini. Ito yung ibig sabihin ng qada. Ang pag-uutos dito ay pag-uutos tungkol sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal qada yanqasimu ila qasmaini. Kasi ang pagtalaga o pag-uutos ng Allah sa sharia ay ito ay binubuo ng dalawa. Una, kauni wa qadri. Kauni wa qadri. Wa syar'i wa dini. Oh, nakuha niyo? Kauni wa qadri wa syar'i wa dini. Dalawa 'yon, yung sinasabing qada. Kauni, yung pag-uutos na kadar na mangyayari. Shar'i, batas ng Allah na ito ay naaayon sa alinsunod sa Islam. Yun ang Islam. Washtamalat hadhil aya ala jumlatin shara'i. Wabtada'at bitawhid fadalla ala annahu awjaba alwajibat illa idh la yabtadiu illa bil aham wal aham. وَنَّهْيُ عَنِ الشِّرْكِ. Subhanallah. Dito nagsimula ang pag-uutos ng Allah ng tauhid. Paano nakapasok dito ang tauhid? Ang tauhid, ang kaisahan ng Allah. Balikan natin, إِلَّا إِيَّهُ. Yung illa, maliban sa kanya, ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay shamil, binubulo ng lahat. Nang ibig sabihin dito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pag-uutos niya ang pag-iiwas sa shirk. Fadalla ala annahu a'zamul muharramat. At ipinabatid dito na ang pinakadakila at pinakamasama na pinagbabawal ng Allah ay ang pagtatambal sa kanya. Palagay niyo, bakit malaking kasalanan ng pagtatambal? Malaki. Pumatay ka, mangalunya ka, magsalita ng kasinungalingan,
Shahadatul Zur. Napakalaking kasalanan yan. Magnakaw, lahat. Uminom ng alak, lahat. Pero, ang pinaka-ala, darajat, yung shirk. Bakit kaya? Bakit ang pagtatambal sa Allah ang siyang pinaka-malaking kasalanan sa Allah? Kasi ang gumawa sa atin, yung sa Allah ang gumawa sa atin. Tapos ang sasambahin mo, yung bukod sa kanya, iba na yung sinasamba mo. Hindi na siya. Yun mm-hmm. ang alam ko na correct. Malaki ang kasalanan. Correct. Isipin mo, ikaw bilang isang ama, lahat ginawa mo para sa anak mo. Pinakain mo, inalagaan mo, lahat ginawa mo. Kayo na nakaranas bilang isang ama sa magulang. Ako naranasan ko, wala, pag maliit yung bata, yung maliit na anak mo, na gusto mo gusto kang matulog, tapos siya, ayaw mo na may nadadapuan siya ng lamok. Ayaw na ayaw mo na magkasakit. Ilang mga magulang na pag nagkasakit ang anak nila, sinasabi nila, sana ako na lang magkasakit. Ayaw ko na nasaksaktan, nakikita ko yung anak ko na ganyan. Hindi natin inaalin tulad ang Allah sa magulang. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, isipin mo, binigay niya sa atin ng lahat. Paglaki ng anak mo, na lahat ibinuhos mo, ang pera, oras, buhay mo para sa kanya, dumating ang panahon na lumaki na siya at alam niya ang dapat at ano ang gagawin niya. Nakita niya si Abdulaziz. Yun ang tatay ko, si Abdulaziz. Abdulaziz, oh, aking ama, anong gagawin ko? Anong gagawin mo? Anong gusto mo? Lahat. Pagsiservisuhan niya. Ito si Abdul Jalil Khaliwali. Hindi yan ang peke yan na tatay ko yan. Pero ikaw, totoo, dugo mo yun. Anong mararamdaman mo? Masasaktan talaga. Masasaktan at hindi mo mapapatawad. Lahat yun. So, ibig sabihin nun, anong nakita dun? Ganyan, nakikinig din sila. Okay. So, mga kapatid, itong punto sa pinakamalaking kasalanan, ang shirk. Dahil una ay tayo ay kumikilala ng mga ibang mga nilalang na mas makapangyarihan. At mas mahal natin sila kaysa Allah. At kayo, yun naman ay ang pinakamalaking kasalanan. Dito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَدَلَّ أَنَا أَنَّهُ أَعْذَمُ الْمُحَرَّمَاتِ وَفِيهَا مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فَإِنَّ قَوْلُهُ أَلَّا نَعْبُدَهُ وَهُوَ الْمَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا هُمْ إِلَّا إِيَا وَهُوَ الْمَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ Yun ang ibig sabihin ng لا إله إلا الله na walang Diyos na nararapat sambahin maliban sa Kanya, kaya ito ay pinag-utos. Ay waqada an tuhsinu bil walidaini ihsana. Allahu Akbar. Ito ang maganda rito, mga kapatid. Ang pag-uutos ng Allah sa tauhid na sambahin siya na mag-isa. Walang pag-uutos pagkatapos na sambahin ng Allah maliban sa isunod natin ang wabil walidaini ihsana. Ang pakitunguhan ng mabuti at pagmamahal ang ating mga magulang. After ng sambahin ng Allah, hindi niya sinabi na magtaguyod ng sala, magbigay ng zaka, maghajj kayo. Gawin ng lahat, ngunit ang pinag-uutos niya rito ay pakitunguhan ng mabuti ang magulang. Kama qada bi'ibadatihi wahdahu la sharika lahu wa qawluhu an ashkura wali walidayk at magpasalamat ka sa akin, sabi ng Allah, magpasalamat tayo sa kanya at pasalamatan mo ang tunay ang iyong magulang. Wa ataf, yung wawul ataf, ibig sabihin parang pinagparehas niya na sambahin siya na pinag-uutos at ang sumunod doon ang pakitunguhan mo ang iyong mga magulang. Wa haqqala dalilu wa ta'kid haqquhuma at kailangan ibigay ang karapatan nila. Palagay ninyo, bakit sumunod ang pakitunguhan ng mabuti ang magulang? Wala, mga kapatid. Minsan, sa kapanahunan ni isang sahaba, Al-Jalil, na mayroon siyang napatay. May napatay siya na tao. So, pumunta siya kay Anas Ibn Malik. At nagsabi siya, estudyante niya yun.
Napatay ko ang isang tao. Halimin tauba. Mayroon ba akong tauba? Pagpapaano sa Allah. Anong sinabi niya? Buhay ba ang iyong ina? Buhay ba ang iyong ina? Sabi niya doon siya nakapatay. Sabi niya, hindi, namatay na ang aking ina. Tapos sabi niya, kung gayon, magtauba ka sa Allah, lumayo ka sa lugar na kung saan na nangyari ang jarima, pagkatapos ay magtauba ka na taubatan na suha. Tunay na pagsisisi na hindi mo na babalikan yun. Nagkamali ka sa Allah at gagawa ng lahat ng kabutihan. Isa sa mga estudyante ni Anas pumunta sa kanya. Bakit sinabi niyo po sa kanya kung buhay pa ang kanyang ina? Alam niyo sinagot niya? Wallahi. Wallahi, sabi niya. Wala akong alam na tunay na katanggap-tanggap sa Allah na pagtatawba at pinakamalugod na gawaing napakasagrado sa Allah ay ang pag-aaruga, pagmamahal, respeto sa magulang. Lalo na ang ina. Kaya natanong ko kung buhay pa ang kanyang ina dahil doon niya ialay ang buhay niya. Doon niya pagserbisyuhan niya dahil yun ang sumunod sa pagsuutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rab, kung sinong gusto niya ng paraiso na diretso, pakitunguhan ng mabuti ang magulang mo. Isa sa mga imam na nagsabi na magtimpi, magtiis sa magulang, lalong-lalo na pag tumanda na sila. Isipin mo nga kapatid, nung maliit ka, sino nag-aalaga sa'yo? Sino nag-aalaga sa atin? Magulang. Magulang. Walang iba. Ngayon tumanda sila, bumaliktad ang panahon. Sila ngayon ang nangangailangan ng tulong. Sila ngayon ang nangangailangan ng pag-aaluga at respeto. Ngayon, ikaw may anak ka, grabe ang pag-aalaga mo sa anak mo. Tumanda ka na ngayon, wala ka ng kakayahan para gumalaw. Sino kaya ang tutulong? At sino ang dapat tulungan siya? Ikaw na anak. Dahil nung dati, ikaw ay nangangailangan ng tulong. Ngayon sila ngayon ang nangangailangan ng tulong. Kung gusto mo na ikaw ay kalugda ng Allah, pagserbisyuhan sila. Waridaul walidain, ridaullah. Ang kalugdan ka ng magulang mo, mahalin ka nila, ay kinalugdan ka at mahal ka ng Allah. Bibiyayaan ka ng Allah ng maraming risk dito sa mundo, pahapay ng buhay mo, kalulugdan ka ng Allah, mga anghel, lahat ng mga tao dahil sa pakikitungo sa magulang. At tignan nyo ang lahat ng mga taong tunay na mapagmahal at maaruga sa magulang, sila yung mga taong ipinagpapala. Tignan mo ang taong swail, hindi makikinig sa magulang, walang pagmamahal, respeto, maski anong success ng kanilang buhay, walang katahimikan. Paano kasi mismo ang Allah mismo ay galit sa kanya? وَأَكَّدَ عَيْدًا بِالصَّدْرِ الْمُوَكَّدْ لَمَّا فَرَضَهُ حَقُّهُمَا. Dahil ito ay karapatan nila. لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُمَا سَبَبًا لِهُجُودِكَ مِنَ الْأَدَمِ. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ginawa niyang instrumento paraan na lumabas ka sa mundo dahil ang naging instrumento ay yung mga magulang na ikaw ay galing sa wala. Walam yakhusu naw'an min anwa'il ihsan li'aymi jami' anwa'ihi. At hindi ito sinabi ng Allah na anong uri ng klaseng pakikitungo ng mabuti dahil ito ay ginawa niya na jami'. Ibig sabihin general, lahat ng uri ng kabutihan. Hindi yung kabutihan na pakainin mo lang siya at bigyan ng pera. Ilang mga magulang na hindi nila kailangan ng pera mo. Ang kailangan ng magulang mo ay ang pakikipagsalita ng mabuti at malumanay sa kanila. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Sabihin sa kanila ang pinakamabuting salita. Sino? Sa magulang. Lalo na pag sila ay tumanda. At huwag itaas ang ating salita sa kanila. Walay mga kapatid, payo ko to sa sarili ko. Una sa aking sarili, tayong lahat, ang sino man ang mga tao na nagtataglay na gusto nila kalugdan sila ng Allah. Ayun, dumating na ang ating guro, inshallah. Sa susunod na ating pagtitipon muli, isa idudugtong natin ito. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nabitin tayo niyan, inshallah.